tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, tinatanong tayo ng ating pong Jesus Nazareno, saan ba tayo nabibilang? Naway sa ating buhay dito sa sanlibutan, makilala natin na bagamat tayo'y tinatawag dito, ang tunay nating hantungan ay ang pakikipagkaisa sa Ama, katulad ng ating mahal na Poon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ang tinipon ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan, at ang kapasyahang ikaw ay malayang paglingkuran. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Epeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit-araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob.
Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit na nalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalanging alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Saan ba tayo nabibilang at kanino tayo uuwi? Sa atin pong mabuting balita ngayon, natunghayan natin at kung titignan natin ang panalangin ng ating pong Jesus Nazareno sa kanyang Ama, makikita po natin ang, kung tutuusin, no, yung buong programa o yung buong paglalagom ng ating pagkatao. No? And bakit po ito ang sinasabi ko? Eh sinasabi po kasi nito kung ano ba talaga tayo at saan talaga tayo patungo. No? Bilang mga Kristiyano, bilang mga taong nilikha ng Diyos. Nagmula sa Ama, sinugo sa sanlibutan. No? At patungo sa pakikipagkaisa sa Ama. No? Kung tutuusin, yun lang naman po ang buhay. Nang galing tayo sa Diyos, tayo'y naglalakbay pabalik sa Diyos. At itong panalangin ito ay nagbibigay po sa atin ng sulyap kung ano ba ang ibig sabihin ng ating mga buhay. Dalawang bagay lamang po. Unang-una, sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, hindi tayo nabibilang sa mundong ito. At ano ang ibig sabihin niyang iyon? Bagamat nandito tayo, ang tunay nating kahihinatnan ay hindi lamang yung kamatayan. No? Isa sa mga malalaking tanong, ano ba talaga ang pakiramdam ng mamatay? No? Na kung tutuusin, pag naranasan natin yun, hindi naman natin masasabi. Kasi wala na tayo dito. No? At isa yung pasulyap sa katotohanan, lahat ng bagay dito ay lumilipas. Tatagal ang mga bagay. May mga darating, may mawawala. May iipunin tayo, may gagastusin tayo. Pag naman nawala na tayo, yung mga iipunin natin, hindi naman natin mapapakinabangan. Yung ating mga pangangatawan, tatanda rin, manghihina rin. Yung ating mga ari-arian sa buhay, kahit gaano natin sila gusto tumagal, mawawala rin sa ating mga kamay. At hindi ninanais ng Ama na ang buhay natin ay susunod lang sa alon ng mga nagdaraan at bigla ka na lang mawawala. Pero, tandaan natin yung sinabi ng ating pong Jesus Nazareno. No? Hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, pero iadya mo sila sa masama. No? Hindi man ito ang huling hantungan natin, kinikilala rin natin na yung maikling buhay natin dito ay may halaga. No? Kaya hindi po totoo, at sana huwag nating gagawin, na kapag sinabi natin po, punta naman tayo sa langit, mamamatay naman tayong lahat. No? At ang gagawin ay babaliwalain ang buhay dito. No? Parang iyon po ay isang mali at baluktot na paniniwala. Dahil naniniwala rin naman tayo na yung buhay natin dito may kabutihan. Kung saan tayo nalagay na pamilya, na ipanganak, na nakasamang mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga mahalagang bagay na dumadaan sa ating buhay, yung mga itinuturing natin na mahalaga, yung ating mga pag-asa sa kinabukasan. No, hindi porke hindi tayo mabubuhay ng habang buhay dito sa mundong ito, eh babaliwalain na natin yung trabaho natin, babaliwalain na natin yung pamilya natin, babaliwalain na natin yung kalusugan natin. Lahat po iyan ay mahalagang bagay. No? Kahit po ang mga sinasabi nila mga ermitanyo at monghe sa kasaysayan ng simbahan
ay iniwan ang marangyang buhay, hindi dahil masama ang kanilang buhay, pero nakita nila na sa kanilang pagsunod ng sa Panginoon, tinatawag sila sa isang buhay na kung ano man ang ialay sa kanila ay sapat na. No, ibig sabihin, may pagpapahalaga sa buhay dito. Pero ang iniiwasan natin ay iyong maipit at committed yung ating pananaw sa mga bagay na naaangkin natin. No? Hindi masamang mabuhay ng malusog. Hindi masamang magpaganda at maging presentable sa mga tao. Pero kung iyon ay nagiging daan na nawawalan ka na ng oras para sa ibang mga mahalagang bagay, delikado na yun. Ganon din sa mga yaman. Pinagkaloob sa atin ng talento, pinagkaloob sa atin ng salapi, pinagkaloob sa atin ng magandang trabaho at magandang buhay, hindi lang para maipit doon. Sa halip, binigay yan para maging daan na matulungan at madamayan ng kapwa na magkaroon din ng mabuting kalusugan ng magandang buhay. Na babahagi natin yung kung ano mang daladala natin. At iyon po ang punto ng ating pong Hesus Nazareno. Dahil sa huli, lahat yan sana makatulong sa atin doon sa talagang kahihinatnan natin. Lagpas pa sa sanlibutang ito. Ang makipagkaisa sa Ama. Ang makaramay siya at makasama siya habang buhay at nahihimlay sa kanyang pag-ibig na kung saan pag naramdaman natin yun, wala nang kulang. Pero magsisimula dito yun. Sa ating buhay nawa ay mapaghandaan natin ang inihandang buhay para sa atin. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na makita ang halaga ng lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon. Nasaan man tayo, yung mga biniyayang ibang tao sa atin, mga bagay na natanggap natin, at mapangalagaan sila bilang paghahanda doon sa tunay nating hantungan. Wala nang iba kundi ang pagmamahal ng Ama at ng Poong Hesus Nazareno, kasama at ginagabayan ng Espiritu Santo sa lahat ng ating mga pagpapasya, sa lahat ng ating mga ginagawa bilang bahagi ng paglalakbay sa buhay na ito. Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng taong kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan, maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang pananagutan, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na magpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo. Ama,
Italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan, kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers at lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na ginagamit ang kanilang lakas, yaman at kakayahan upang paglingkuran ang kapwa at maging tanda ng pag-asa ng Diyos sa bawat isa. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya.
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Paman di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala pagkat kapiling ako tina. Di na mag-iisa mga ngamba, mangungulila. Kayo at kapiling
ako tuwina. Bansang aking sinugo, huwag masiphayo at huwag susuko. Kayo'y papangunahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man, huwag mabahala, pagkat kapiling ako't wina. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon, at samahan po ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahen ng mahal na Birhen ng Lourdes sa darating po na 27 ng Mayo, 2023. Araw po ng Sabado sa ganap na 4:30 ng hapon, ang ritual po ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang 3 ng Hunyo, taong kasalukuyan, araw po ng Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 po ng tanghali. Makiisa po tayo at maraming salamat po. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat po nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pagiliw. At sa kakayahan nito, para kami dalisayin, kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala din lamang po na kapag tayo nasa loob o nasa paligid ng simbahan, no, kinakailangan pa rin tayong magsuot ng face mask, kaya siguraduhin po na nakasuot ito, natatakpan ng inyong ilong at bibig at hindi tinatanggal kung hindi kailangan. No? Bagamat patapos na po ang pandemyang ito, hari nawa, ay nakakaranas pa rin po tayo ng mga pagtaas ng kaso. Maganda sana kung lahat tayo na bakunahan na. No? Very minimal na lang sana yung epekto, pero may iba pang ayaw pa magpabakuna o hindi pa nakakapagpabooster at baka kapag nahawa sila ay maging malala yung mga side effects sa kanila. Lalong-lalo na po yung mga may comorbidity at may edad na po at nagkakasakit na. No? Pag-iingat lang po natin yun. No? Kaya naman po, ingatan natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng ating pagmamalasakit sa kapwa. No? Sabi ko nga, hindi masama ang pangalagaan ng sarili at ang kalusugan. No? Hanggat ito ay para sa ikabubuti natin, kung ito ay patungo rin sa pagbabahagi sa kapwa ng kabutihan, eh lalong-lalo po nating obserbahan yon. Ano po? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan ka nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.